What's up guys, Joyce back Moto Vlog here at kung gusto nyo mga laman kung paano gumawa ng typewriting sound effect, so panoorin lang po ang video hanggang dulo. So open nyo lang po yung editing app, KineMaster. So kapag nagbukas na, create new, then next. At pumunta sa photos, pumili ng background picture. So kapag napili na, nasa baba, click natin yung picture at pahabain. So pahabain nyo lang, depende po sa inyo kung gano'ng kahaba. Then, punta tayo sa layer. Click natin, punta tayo sa handwriting. Then, pili tayo ng kulay. Then, pili natin yung kulay puti. So, yun po yung ilagay natin na white screen. So, lapat lang po natin sa screen. Then, lapat nyo lang po yung daliri nyo para lumabas yung white screen. Ayan yung white screen na sinasabi mga idol. Then, click nyo lang yung white screen na sa baba. Then, i-arrange natin yung white screen sa base sa laki ng screen. Ayan, pag buo na, click nyo yung alpha. Alpha opacity, ayan. Then, down. Baba natin para lumabas yung picture. Yan, depende po sa inyo kung gaano siya liwanag. So kung maliwanag na yung white screen na nilagay natin, click nyo ulit yung picture sa baba, then pahabain nyo lang. Pahabain nyo lang base din sa picture na nilagay natin ng background. Then click ulit yung layer. Pili ulit ng kulay. Maglagay ulit tayo ng isang kulay. At piliin natin yung green. So, same process lang mga idol. Lapat nyo ulit yung daliri nyo sa screen para lumabas yung green screen. At palakihin nyo lang ayon sa laki na gusto nyo. So yan, kapag okay na, click natin yung alpha opacity. Then down para lumabas yung picture na nilagay natin na background. Then click ulit natin ulit sa baba at pahabain lang natin base sa haba ng nilagay natin. Then click ulit natin yung layer. Maglagay natin ng text. Ayan, so mag-type lang kayo, depende po sa ilagay nyo. Ayan, nilagay ko hello guys. Ayan po, okay. Click natin yung color black. Check. Then click tayo ng font. Pili natin yung Roboto Condensed Bold. Pili tayo ng animation. Pili natin yung letter by letter. Then yung speed. Pili natin yung number 2. So yun, kapag okay na, i-arrange lamang natin yung text na nilagay natin base sa screen. O depende po sa inyo kung saan nyo i-send. Then click natin yung ulit yung text at pahabain lang natin. Ayan. Play. Ayan, so nakikita nyo parang typewriter. Then back to text, maglagay tayo ulit ng text. Doon din lamang ang first step kung paano natin ginawa. So depende po sa inyo kung ano po yung ilagay nyo na text. At gamit ulit tayo ng animation letter by letter. Then yung speed na number 2. So kung napapansin nyo mga idol, yung dalawang text na nilagay natin ay hindi po siya magkasunod. So i-arrange nyo lamang para hindi po sila magkasabay-sabay na lumabas. Then maglagay ulit tayo ng text. Pilit ulit tayo ng kulay at on. Then select natin yung letter by letter at yung speed na number 2. Then i-arrange lamang natin at pahabain. So yun, napakikita nyo sa baba yung tatlong text na nilagay natin na hindi po sila magkasunod. So ganyan po ang pag-arrange nyo mga idol. So yun guys, ganun lang po kasimple. So i-play natin yung mga nagawa nating text. Sundin nyo lang po yung animation letter by letter, yung speed na number 2. So ganyan siya mga idol. Ganyan lang po, ganyan lang kasimple. Ganyan lang kaya si paggawa ng typewriting effect na merong typing sound effect.
So, i-arrange nyo lang mga idol. So, yan kapag okay na, na-arrange nyo na. At maglagay na tayo ngayon ng typing sound effect. So, click na yapin natin yung audio. Then, punta tayo sa folder. Then, pili tayo ng sound effect na ilalagay natin. So, pumili tayo ng keyboard typing effect. So, yan na po sa baba. So, click nyo na yung volume up, pataas. Then, play. So, dito naman sa sound effect mga idol, arrange nyo lang. Cut nyo yung ibang mga existing sounds. At i-arrange nyo na sumasabay sa paglabas ng letters. So, yung typing text. So, i-arrange nyo lang na sumasabay siya sa paglabas ng letters. Ayan. So, yun kapag okay na, na-arrange na. So, cut nyo lang po yung existing sound effect. So, cut nyo lang. Then, pili tayo ng duplicate. Ayan, i-duplicate na natin yung sound effect. At i-arrange na po natin. Ayan, sa pabain. Ayan, i-arrange. Then, play. So, paglabas ng text, ay sumusunod po yung sound effect na nilagay natin. So, kapag okay na, nagawa na, meron na sound effect. So, yun kapag okay na yung sound effect, then punta naman tayo sa ending portion. I-arrange naman natin yung mga sumusubra. I-cut natin para magandang tingnan at sabay-sabay. So, ngayon, i-play na po natin yung ating nagawa. Prada. So yun guys, ganoon lang po kasali, ganoon po kasimple ang paggawa ng typewriting effect na may sound effects. Sana po nakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang subscribe bell para mag-detail sa next upload na. So, salamat po!